Ano po condition ngayon dito sa atin? Maganda naman. At least naka-accommodate na tayo ng mga 1,000 na workers. Nakakota na tayo, sir? Kumbaga sa ano, naka-boundary na tayo. Yo, what's up? So, kagaya po ng sinabi namin kanina, ang ating embahada, yung ating pong mobile extension ng ating embahada, ay ito lang po yung opportunity ng ating mga kababayan na expired na po ang kanilang mga passport from 2019 na inabot ng pandemic ng 2020 nang hindi makapasok sa appointment. Ngayon po, yun po ang inopen nila. Yung actual po na expired. Kasi po yung mga makababayan natin, mahirap naman po matanggalan ng tinatawag na trabaho dito sa Kuwait, siyempre nakakaawa naman po din ng ating mga kababayan. Kaya po ang ating embahada is nag-extend po ng mobile extension ng kanilang mga passport para po mapunuan yung pangangailangan ng mga OFW dito sa Kuwait. So on the way na po tayo ngayon sa ating venue ng ating mobile passport extension. Bali, dito po yun sa Hawali. Ayan po, sa may disabled gym. So, yun po ang ating gagawin ngayong araw na to. Saka, happy birthday pala sa aking anak, si Regina. Commercial. Ayan. So, ang magiging role po natin ngayon, kagaya po na sinabi ko kanina, tayo po ang naatasan po ngayon ang sumagot sa lunch. Last week po, tayo din po ang sumagot ng lunch ng ating mga volunteers. Ngayon po, ngayon din po, tayo rin po ang sasagot ng lunch ng through MRRD. At of course, ang special sponsorship ng Jollibee. Ayan, di ba? Basta, kung nasa ng masarap, syempre nandun ka sa Jollibee, di ba? Bida ang sarap! Ayan, so ito po, si OFW pala, boy. Ayan, pakita ka naman, bro. Ayun. Baba, may mask mo ngayon. Ayun, o, balik mo na ulit. So, yo, what's up na mga kababayan natin dito sa Kuwait. Nang Palaboy OFW, kasama natin ang Team Jollibee ng Old Souk Salmiya Branch. So, yun nga, ang major sponsor ng pagkain natin ngayong araw is Jollibee. So, kasama natin yung manager at yung mga crew nila. So, sir. Hello, good afternoon po. Invite po kayo sa Jollibee also. Puntahan niyo po palagi ang Jollibee Little Manila Building po. Kuya Pops, hi lang, hi. Hi lang boss, hi, hi. Hi. Hi, si Pops. Hi, si Aisa. Si Aisa. Sa ano mga kababayan nating OFW dito sa Kuwait, so saan po tayo pupunta kapag nagugutom? Siyempre dun sa tambayan ng ating mga kababayan sa Little Manila, sa Old Souk Salmiya, Kuwait. So kita-kits tayo dyan, then after nito punta tayo sa location with our kababayan ng mga expired passport extension. So pakainin natin sila through Jollibee. Alright. Ay sir, pwede yung... po kayong ma-interview konti? Ayun po si... Ayan po, salamat po sa ating... Ano yung interview mo? Ano po condition ngayon dito sa ating... Maganda naman, at least naka-accommodate na tayo ng mga 1,000 na workers. Nakakota na tayo, sir? Kumbaga sa ano, naka-boundary na tayo. Naka-boundary na? So yung mga tao ngayon? At least ngayon, yung 1,000 na nakapasok. Ito ngayon, 1,000 ito. Naku, grabe. So pinaprocess natin ngayon. Mayroon pang tao dun sa labas na siguro mga 500. So... baka hindi natin matapos to. Oo nga so, inuunahan natin muna yung mga 1,000. Ayan po. So, just in case, kung matapos na lahat-lahat, that's the time kung makapag-decide ba tayo
kung matatanggap yung nasa labas o hindi. No, but anyway, bukas naman tayo. Oh, bukas pa, so, meron. So, meron pa. At saka next week, meron pa next week. Ito. Ito po ang ating magbutihing ambassador, si Ambassador Muhammad Nordin Lamundot. Hi, sir! Claire, thank you very much. At saka lahat ng mga nagtutulong sa atin, mga volunteers natin, tulad ninyo. Opo. Yung mga nagkikirop sa atin, lahat-lahat sa mga ating mga OFWs. Opo. Maraming salamat sa inyong lahat. Opo, ginagawa natin po lahat para makapagbigay ng passport at extension para mawala yung problema nila tulad ng pagbabayad ng karama at saka yung mga pagre-renew ng kanilang employment contract. So ito, ginagawa natin lahat. Alhamdulillah, may approval ng Maynila na i-process ito lahat-lahat, ma-extend ang passport nila. Naku, salamat po ng marami, sir. Pasensya na po kayo sa aming nakayanan. At salamat din po sa tulong ninyo sa ating mga kababayan. Okay. Sana po hindi kayo magsawa. Salamat. Ito po ulit ating buting ambassador, sir. Kaway naman kayo ng sa ating YouTube. Hello. Thank you very much, Claire. At saka sa inyong lahat na tumutulong sa ating mga OFW. Dito sa Kuwait, maraming salamat sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin ito. As I said, please continue to support the program of the embassy. Or if you do, I will assure you that you will have a united Filipino community in Kuwait. Amen. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Ayan. Salamat po. Ayan, kumakaway na ating mga kababayan. Ayan. Hello, hello. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. Ito ang isa itong mga volunteers. Kamusta naman ilagay natin dito, boss? Okay naman, sir. Maayos naman. Medyo kanina, earlier, medyo nagkakagulo lang. Pero ngayon, maayos naman. More than half na ang na-cater natin. So, ang mga volunteers natin, nandyan, intact. Yes, smooth naman ang flow na ngayon. Pakalala ka ulit, sir. Si Robin ng Alpha Pi Omega. Okay. Nagkita-kita na tayo dati sa mga previous vlogs, palaboy. Pangalan niyo po, anong oras pa po kayo nandito? 5 a.m. Sa June, mag-expired yung passport ko, pero yung civil ID ko at saka visa ko expired na. So yun ang mga kababayan, ito yung mga kababayan natin dito sa Kuwait, ng mga expired, no? Lahat lang to ng mga extension, no? Yes, lahat po dito extension po. So yun, no? Ang dami rin pala mga talagang paso na yung mga, ano, no, mga passport. Kamusta naman, ma'am? Buti naman po. Eto, naghihintay para sa releasing. Anong oras po kayo nandito? Alas 5 po. Ikaw, anong oras kayo nandito, ma'am? Pareho lang po, sir. Opo. Consul si Vice Adrian Bakay, pinakagwapong vice consul sa buong Kuwait. As to date, as in the history. may ganung ano, introduction. Okay, so simula po ngayong weekend, February 12 to 13, ano na po, nagsimula na po yung pagtanggap sa mga expiring passports and visas. So, basta po ang inyong pong ikama mag-expire po ng February, March, April, at kulang na po sa isang taon ang inyong passport validity, pwede na po kayo magpa-passport extension dito sa Kuwait Disabled Sports Club dito sa Hawali. Yun, no? Lahat lang na extension, sir, no? Dito lang. Yes, passport extension lamang po binibigay ng embassy, pero kasama na rin po natin ngayon yung mga attached agencies ng embahada tulad ng Polo, OWA, Pag-ibig, saka SSS. So, yung sa Polo OWA po, nag-o-offer na po sila ngayon ng contract verification para sa mga BM, balik manggagawa. So sa mga Visa 18 at Visa 20 na gusto pong umuwi ng Pilipinas at kailangan magpa-verify ng kanilang mga kontrata, open po ngayon ang Polo OWA dito rin po sa Kuwait Disabled Sports Club. At sa mga gusto naman po mag-apply bilang miyembro ng Pag-ibig Fund sa kanang SSS, pwede na rin po kayong pumunta dito for membership application. At sa mga taga mga OWA members, kung magpaparenew po kayo for membership renewal, bukas din po ang OWA para po tanggapin ang inyong renewal ng membership. So, yun. Okay. So, yun ang mga kaibigan, mga kababayan natin dito sa Kuwait. Palaboy OFW here with Miss Claire Constantino. Natunghayan po natin kung gaano po karami ang mga na-expire na po yung passport nila. So, abang-abang po tayo sa mga updates ng embassy para po malaman natin kung ano-ano po yung mga process, kung paano mag-extend ng ating mga passport. Lalo na sa mga talagang kailangan na. Okay?
Hindi na ako magtanggal ng mask kasi ano. Pero maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin at nakita nyo yung kondisyon ng ating mga kababayan dito at kung paano magtrabaho po ang ating embahada. Saka may mga volunteers po tayo dito. Yung nakita nyo pong sumasaway sa inyo or nag-guide sa inyo, huwag nyong awayin kasi mga volunteers po sila kagaya namin. Saka sila po talaga may mga trabaho po na OFW yan. So hindi po sila nagtatrabaho sa embassy. Huwag nyo po kaming aawayan pag po sinasabi namin dito po kayo mga kababayan. Minsan po kasi yung iba sa inyo inaaway pa kami tapos binibidyo pa. Ayan. Pero mga kababayan, we hope na sa maliit na tulong po ng embahada saka yung mga volunteers dito mabawasan po yung mga problema natin about the passport. At nagpapasalamat po din tayo sa ating butihing ambassador si Muhammad Nurdir Lamondot na siya po ang nag-initiate ng lahat ng po ito para po magkaroon tayo ng magandang future po dito pa sa Kuwait.